Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 57 hanggang 66. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarayas sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyata nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsilta siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Kapisma, Utod, Turbalairos, at sa lahat kong mga kasama po na Kapisma at sa lahat ng subaybay sa channel na ito, Pisma Plus, mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. So, araw ng madaling araw ng Biyernes, Disyembre
23. Ano po? At pangwalong araw na po, no? Simbang gabi ng ating nobina, ano po? At sa nabasa po kanina na Ebanghelyo sa madaling araw ay tungkol naman po ito sa pagbigay ng pangalan sa kay San Juan Bautista, ano po? At alam naman po natin ang istorya tungkol sa kay San Zacarias na ama ni San Juan Bautista na simula ng naglihi po o paglabas niya po doon sa templo sa kabanal-banalan na kung saan siya ay nag-insenso ay nagiging pipi po siya dahil at bingi ano dahil hindi po siya naniwala sa ipinadala ng ating makapangyariang Diyos sa kanyang Anghel Gabriel, ano po. At dito po'y sa gospel ay panahon na ipanganak na si San Juan Bautista na po. At alam naman po natin din sa istorya na si Santa Elizabeth ay baog at matanda na po sila ni San Zacarias. At alam naman po natin kung ano ang status ni San Zacarias sa kapanahunan na yon. Isa siya pong libita na pari, no? Kung di po ako nagkakamali sa lipi ni Abias, no? At alam naman po natin na ang kultura ng ating kapatid ng mga Hudyo rito na kung isa ka pong pari, kahit wala ng templo po ngayon at ikaw po'y dumalo sa kanilang sinaguga, ay nagagalak po ang mga kapatid nating Hudyo dahil ang otoridad pa rin po na binigay ng Diyos kay Abraham na bigyan ang lahi ni Libye na maging pari at mag-bless po sa mga Hudyo. So, pag pumasok po ang ngayon, sa ngayon, ano, ang mga pari, yung mga Libita na pari sa sinaguga ay nagbi-bless po siya sa mga nandoon sa sinaguga. So, yun ang pinakamalaga po at kalibil na po dati ang pagkakilala, ito yung mga Rabbi Gadol, ano po, sa kapanahonan ngayon. Dahil wala na pong templo, ay Rabbi na po ang dakila po rito sa bansang Israel. At alam naman po natin na ang kultura nila ay napakalaga ang lalaki sa kanilang pananampalataya at lalo na po sa pagbigay ng pangalan sa kanilang mga anak, lalo na po sa ipinanganak na lalaki. Ano po, at balikan ko pong pagkapipi ni San Zacarias at isa po itong kontrobersyal ang pagbuntis po ni Santa Elizabeth. At sa kapanahonan na yon, kahit hindi po nabanggit ang ating mahal na inang Birhing Maria, siya po'y
ay tumutulong kay Santa Elizabeth hanggang ipinanganak po ito. Siguro po hindi na nabanggit, ngunit baka sa kasama pa po ang ating mahal na ina sa pag tutuli kay ano Juan Bautista, ano, San Juan Bautista sa panahon na ngayon. At ang inkarim na sinasabi ko po palaging binabanggit sa nakaraan ay mula po sa aking kinaroonan po rito sa Jerusalem, dito po sa malapit sa Prime Minister's house at sa gilid sa mga 200 meters mula po sa aking kinaroonan ngayon at 100 meters naman po sa bahay ng presidente ng Israel. Kung pupunta po ako sa Inkarim at magtaksi po ako, 15 to 20 minutes po. Pero kung magbus po ay sakay po ako ng train, ano, bus tapos train, mga isang oras po makarating po ako roon. So mula doon ay sa Inkarim, mula doon kung pupunta po sila ng templo, dahil po ang mula sa akin po rito papunta sa templo, kung lalakarin ko po ay malapit po isang oras. Kung bibilisan, yan, mga 45 minutes po. O kung mula sa Inkarim ay medyo malayo-layo po, matagal-tagal din po makarating po sila sa templo. At doon po, kung hindi po ako nagkakamali, ginagawa po itong pagtutuli, either po sa templo, tulad sa ating Panginoong Hesukristo na mula po sa Bethlehem, pumunta pa po rito sa templo. Malamang yun po ang pangyayari dahil sa ngayon po ay sa sinaguga na po ginagawa ito. At ito pa rin po ang kultura na isa pang aking na kikita po rito na isang bagay na kasama sa pagtuligsa ng ating Panginoon sa kapanahonan po niya, dahil ang pag-circumcise po 8 araw po ito. Kung sakali po na matapat sa Shabbat ay kailangan po gagawin po nila ito. So, di tulad po sa atin, ang ating pagbibinyag ay inilalagay po natin sa, lalo na sa araw ng Linggo, sa kapistahan ng ating Panginoon. Ano po? Sa kanila po, dahil maraming bawal sa panahon ng Shabbat, at ito po ang pagkahipokrito nila sa bagay na ito. Dahil pag tumugma ang 8 araw, sa Shabbat ay gagawin po nila ito. O di po ba? may nalaman na po tayo rito na totoo po ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanilang pagkahipokrito sa ating mga kapatid na mga Hudyo po rito. Patuloy ko po na ang pagbigay ng pangalan, no? Sa tatay ang kailangan ma-confirm o siya po ay ang may otoridad na magbanggit o magdesisyon sa pagbigay ng pangalan po sa kanyang mga anak. At dahil pipi po si San Zacarias, nagudyat lang po siya na isulat, ano po. At ang mga kamag-anak po niya nila
at ang kanilang mga kapitbahay nagtaka po bakit nabanggit ni Santa Elizabeth na ang pangalan po ay si Juan, na wala naman po silang kamag-anak o kaibigan o kamag-anak, ano po, ano, mga kamag-anak, kanunuan na ganyan ang pangalan. At mahalaga po na malaman po natin ang kultura po ng ating mga kapatid na Hudyo rito, na sa una ko pong amo ay kinukumbine yung kung lalaki po ang lulu, ang tatay ng kanilang ina at ang tatay ng kanilang ama ay dinudugtong. Ano po? Tulad po, himplo, ang lulo po ng bata ay David. Ang lulo ng sa mother side ay Zacarias. So, idudugtong po yan. Lalo na mga namatay po ito na mga lulo po nila, no? Yun ang basihan po nila. At yun nga po, ano? David Zacarias. Yun po ang ipapangalan sa bata. Kung may pangalan ng ganyan, so ang pangalawang anak ay baka si David ang pangalan. Kung sa atin pa, either junior o the third o the fourth, no? Sa kanila, wala naman pong mga deport. Basta pag sinabi ang pangalan ng lulo, ang ipapangalan sa kanilang anak. So, yun ang kahalagaan po sa kanila. At ang pangalan po ay kailangan may meaning po ito. Pag-usapan po natin yan pagdating sa panahon na may mga oras po ang ating mga kapatid dito po sa Pisma Plus. Ano po? Unong naisilang na po si San Juan Bautista ay pinag-usapan po ito, dahil unang-una po ay bless na bless po ang kanyang mga magulang. Ano po? Nasa sitwasyon po nilang mag-asawa. Matanda na po at baog pa po si Santa Elizabeth. Nabigyan pa sila po ng ng anak. At alam naman po natin, dagdag itong kalaman sa kultura po nila, na pagka hindi ka nagkaanak po, ay parang mababa ang tingin po sa inyong mag-asawa, dahil wala po kayong blessing. Yun ang malaga po sa kanila. Yun nga po, sa religious po nating mga kapatid ditong mga Hudyo, ay parami ang kanilang mga anak, no? Sa isang nanay po, minsan 10, 12, ano, 8, ano, mga ganong karami. Ano po, sunod-sunod po ang mga anak po nila. Ano po? At masayang-masaya po sila pag maraming mga anak sa isa lamang ina. Ngunit mayroon din po na dahil pinaintulot po sa kanila ang diborsyo. Yun nga po, ano. Pero sa religious, hindi masyado. Sa mga modern na po na mga Hudyo rito ay marami pong iba-iba ng ina, no? Iba-iba ng ama. Balikan ko po ang pagnilay sa ebanghelyo natin dyan sa Pilipinas sa madaling araw, ay pinag-usapan po, no, ito. At lalo na po na naitaas ang karangalan ng amang si San Zacarias, dahil maliban na po na nagkaanak po sila, ay kilalanin pa siya po
na respetuhin, lalo na po ang kanyang posisyon na bilang isang pari po sa templo, sa hanay po ni Libby. Yan po ano, at ang kanilang mga kamag-anak, kanilang kapitbahay ay nagtaka po sa mga bagay na ito. At yan nga po, sabi ko po, ulitin ko, na pinag-usapan po nila ang mga bagay na ito. At nabanggit ko naman po ang mga ano, lugar po ito, ano, nangyari po ito sa Inkarim. At doon po makikita din po natin ang kay Mama Mary's ano, bukal, ano, iniigiban, tumutulong sa kay Santa Elizabeth po sa kapanahunan na yung pagbubuntis po niya kay San Juan Bautista. At iyon po ano, at ramdam po ng mga karamihan sa kapaligiran po nila, mga kamag-anak, at lalo na po ang kanilang mga kapitbahay. At makaramdam po sila ng takot dahil po sa pangyayaring ito. At nakatanong po sila sa kanilang mga sarili, ano kaya pong mangyari sa batang ito. At alam naman po natin ang lugtong po nito, na dahil pinangalanan po siyang San Juan Bautista dahil siya pong pinadala ng ating Panginoong Diyos Ama na ihanda po ang daan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yun po, no? Na pagkatapos po ni San Zacarias, may sulat po ang pangalan na Juan sa kanyang anak, ay siya po'y ay nakarinig at makapagsalita na po. So, yun po ang isang bagay na katatakutan po ng kanilang mga kapitbahay, dahil ang pag pakita ng pagpapala sa mag-asawa, San Zacarias at Santa Elizabeth, ano po, at yun din ang kanilang kamangha-an, ano, kahit po sa pagsilang ay dama po nilang galak, ngunit may takot din po sila kung ano ang pangyayari, dahil ang Diyos ay kasama po, sinusubaybayan po si San Juan Bautista. So tayo din pong mga Kristiyanong Katoliko, mapalad po tayo na ang tanayo ng ating Panginoong Hesukristo na simbahan nagtuturo po tungkol sa mga bagay na ito, at ang karamihan na mga lugar po rito sa pinangyarihan sa kapanahunan ng ating Panginoong Diyos, 100% na tao, 100% na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mga nilalakaran po niya sa kapanahonan niya noon, na dito po, lalo na sa banal ng lupa ng Jerusalem kung saan po ako ay naroon ngayon. At sa Galilee, ilang beses naman po tayo nakapunta roon, na doon siya na malagi din po para ibahagi ang mabuting balita sa kanyang mga kapatid na mga Hudyo
ano po. Yun po, ano, na napakagandang pagnilay-nilayan. Dahil ang ating simbahan na itinayo po ng ating Panginoon ay may otoridad na magbigay ng kanyang pagpaliwanag at kagustuhan, lalo na po sa kaligtasan, ang mga sakramento na dapat nating sundin na tayo po'y madali makalapit po sa ating Panginoong Diyos, at ang kaharian ay maibigay ang pagbukas ng pinto sa kadakilaan ng ating Diyos sa langit. Yun lang po ang aking maibahagi, at kung mayroon po kayong panahon sa darating na linggo, Disyembre 25, kung may pagkaloob po ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y iikot naman po sa Bethlehem. Isa pong dadaanan po natin ay bibisitahin natin ang Rachel Tomb. Ano po? Diyan lang po sa Talpiot, dito po sa Jerusalem. At diretso po tayo sa Sheffield Field, kung saan po doon nagpakita ang anghel sa mga shepherd. Ano po? At pupunta po tayo sa Nativity, kung saan isinilang ating Panginoon, at ganoon din po sa Melkruto, kung saan po lumipat po ang pamilya, no? St. Joseph, Mama Mary, and Panginoong Hesus Kristo, no? Maliit po po siya. Kung saan po doon niya pinadidi ang kanyang anak, at doon din po nanaginip ang ating San Jose para idalhin ang batang Hesus sa Egypt para maiwas po sa pagpatay ni Haring Herodes. Iwan ko po kung paano namin gawin ito, na either po sa Zoom, pwede po kayong pumasok at maibigay po ng ating mga kapisma ang link, at pwede po kayong makapagtanong sa araw na po na yon. At ang aking narinig po sa mga kasama ko pong Pisma Plus, baka magtandem po kami ng mga kapisma po sa Roma. O dalawang banal na lugar ang ating matutunghayan sa panahon ng Disyembre 25, 2022. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta, panalangin, financial, at pagbahagi sa channel na ito, no? Sa mga programa ng channel na ito po, na sa mga kaibigan nyo. At salamat. Tuda raba. Papuri sa Diyos. God bless us all. Lehetra out. Back to you. Kapisma. Utod guapito. Your balairos. Shalom from Holy Land of Jerusalem, Israel. Tuda raba likulam. Hag. Kalimutan ko sa libro. Christmas, ano?
kahag madol sameyak ve new year is limutan ko na. Okay lang, sa susunod na lang ano. Kahag madol sameyak ve yun lang muna. Shalom, shalom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace. Taking as He did, a sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.